Bago tayo magsimula mga kaninuno, flex ko lang yung comment na ito. Nakakatawa yung observation niya kasi nakita niya yung tinatawag kong tanim sa istorya. Ibig sabihin, ito yung maliit na eksena na kung saan akala mo wala lang. Pero sa dulo, doon mo makikita na meron palang malalim na kahulugan. Sa dulo din ng video mga kaninuno, meron pa akong ipapakitang mga comments na talagang tumatak sa akin nung nabasa ko. Kung meron din kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa mga videos na ina-upload natin sa araw-araw. Ako mismo ang sasagot dyan mga kaninuno. Yun lamang. Isang matalino at maligayang pakikinig. Simulan na natin ang kwento. Gulat na gulat si Mikey sa mga sinabi ng matanda. Lalong-lalo na yung tungkol doon sa itim na tangkay. Manang, kaano-ano niyo po ba si Maika? Ano po bang meron sa kanya? Sandali. Parating na yung kaibigan mo. Naaamoy ko siya. Mikey? Mikey? Mikey! Andyan ka ba sa loob? Uy! Ilabas mo siya. Alam kong nandyan siya sa loob. Huwag mong idama yung kaibigan ko sa mga plano mo. Huwag mong idama yung kaibigan ko sa pambibiktima mo. Tumigil ka na! Sige na. Lumabas ka na. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanya yung mga napag-usapan natin. Mag-iingat ka. Yung langis at tangkay, iwasan mo na din. Babalikan kita. Ako nang bahala kung paano ako pupunta sa'yo. Basta mag-iingat ka. Ano ho bang pangalan nyo? Saka, bakit naman ako maniniwala sa inyo? Eh, hindi ko nga po kayo kilala eh. Lucia. Lucia ang pangalan ko. Alam kong nararamdaman mo kung bakit mo ko kailangan pagkatiwalaan. Hindi na kailangan ng paliwanag. Basta makiramdam ka. Sige na. Lumabas ka na. Bago pa mag-iskandalo yung kaibigan mo. Mikey! Lumabas ka na dyan! Oy! Matanda ka! Ilabas mo yung kaibigan ko. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Binuksan ni Mikey yung pintuan at lumabas sa bahay ng matanda. Uy, girl! Ano na? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalabas kapag wala ako eh. Tignan mo, kung saan-saan ka napupunta. Tulog ka kasi kanina, girl. Kaya ayaw na kitang istorbohin. Mukha ka kasing pagod sa trabaho eh. Saka, kaya ko naman yung sarili ko, Maika. Ano ka ba? Pero teka, paano mo naman nalaman na dito mo ako makikita? Alam mo, girl, hindi ko talaga alam. Naramdaman ko lang. Siyempre ba naman, nakaka-stress kayang magbuntis. Tapos, dito mo pa nalaman sa matanda yung kalagayan mo. Kaya malamang dito ka din pupunta. Ano uli yun, Maika? Naramdaman mo lang? Eh kahit ako eh. Hindi ko din alam kung paano ako napunta dito.
ang nasa isip ko lang kaninang umaga magpatingin sa doktor. Pero nagulat ako. Nandito na ako sa harapan ng bahay ng matanda. Ganun ba, Mikey? Parang wala ka sa sarili? Parang merong nagko-control sa'yo? Oo, girl. Ganun nga. Bakit? Anong meron? Wala naman. Kanina ka pa dito? Ano namang sinabi sa'yo ng matanda? May mga nabanggit ba siya? Wala. Wala, Maika. Basta pinapasok niya lang ako doon sa loob. Tapos, pinainom lang ako ng tubig. Yun lang, girl. Tas bigla ka nang dumating. Wala naman kaming masyadong napag-usapan. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Umiwas ka na dyan sa matanda na yan, Mikey. Hindi ko lang sinabi sa'yo nung una pero maraming takot dyan sa matanda. Sabi kasi ng mga tao dito, aswang daw yon. Mahilig sa buntis. Eh dahil maraming bayarang babae dito sa lugar nila, sa kanya pumupunta kapag nagpapalaglag. Bali-balita, kinakain niya daw yung bata. Ha? Seryoso ba yan? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Maika? Paano kung meron nangyari sa aking masama sa loob? Nakakatakot naman. Eh ayaw ko kasing matakot ka eh. Pero basta, wag na wag ka nang lalapit sa matanda na yan. Kung ayaw mong mapahamak yung anak mo, o kahit ikaw, kung ayaw mong mapahamak, wag ka nang lalapit dun. Tara na. Uwi na tayo. Mamaya, pinapanood pa tayo niyan eh. Saglit ha. Tatawag lang ako ng taxi. Bago naman sila tuluyang umalis doon sa lugar, sinulyapan uli ni Mikey yung bahay ng matanda. Nakita niya doon sa kurtina na nakasilip ito at sumenyas na huwag daw siyang maingay. Habang nasa biyahe sila, pansin ni Mikey na parang iba ang kilos ni Maika. Balisa ito at hindi mapakali. Maika! Uy! Girl! Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Parang ikaw yung buntis sa ating dalawa eh. Kasi, Mikey, hindi ako mapakali talaga. Meron akong sasabihin sa'yo ha. Pero, pangako mo, sa ating dalawa lang, hindi mo pagkakalat kahit kay Nino. Pero mamaya ako nakikwento sa bahay. Pagkarating nila doon, dito na nagsimulang magkwento si Maika. Ayon sa kanya, nung unang beses niyang tumapak ng bar, doon sa lugar na pinupuntahan nila, kasama niya pa yung ex-boyfriend niya noon. Halos 2 taon na silang magkasintahan. At dahil bata pa, sagad sila kung uminom. Yung tipong parang wala nang bukas, halos masok ka sa inidoro, at syempre, takaw-away. 5 silang magkakasama noon. Etong ex-boyfriend niya, merong nabastos na babae sa kabilang table. Nakainom na kasi eh. Hanggang sa nagkaroon ng away. Nasuntok yung boyfriend niya sa muka. Naawat din naman kaagad yon. Ang problema nga lang, hindi nakabawi. Kaya inis na inis yung kasintahan niya.
Sumakto naman. Yung matandang babae, si Lucia, naroon sa harapan ng bar. Nakaupo. Yon ang pinagdiskitahan ng boyfriend niya. Pinagduduro ito at sinabihan ng kung ano-anong masasamang salita. Hindi naman daw yon pinansin ni Lucia. Kasi nakatitig lang siya kay Maika. Hindi daw ito kumukurap. At halos matunaw siya sa tingin nito. Nagulat na lang si Maika. Kasi biglang tumayo si Lucia. Tapos tinapik yung boyfriend niya. Maniwala kayo sa hindi. Bigla na lang daw hindi nakagalaw yung boyfriend niya. Biglang natulala at tumigil sa pag-aamok niya. Parehong pareho daw yung sinabi ni Lucia, kagaya ng sinabi kay Mikey. Ilang buwan na daw siyang buntis at kung kailangan niya ng tulong, palagi lang daw siyang naroon sa paligid ng bar, paikot-ikot at siguradong makikita siya. Takot na takot din si Maika ng mga oras na yon kasi napaka-weirdo eh. Isipin mo ba naman? Bigla na lang merong lalapit sa'yo tapos ganun ang sasabihin? Tapos kakaiba pa yung itsura. Hindi normal. Biruin mo ba naman? Walang kanal sa pagitan ng ilong at bibig. Pero ang pinakanagpalala daw ng sitwasyon ay yung pagkatapos ng pangyayari. Kasi siya yung sinise ng boyfriend niya kung bakit siya nasapak sa muka. Malas daw siyang kasama. Kaya nakipaghiwalay ito. Dumagdag pa doon. Ilang araw lang matapos nilang maghiwalay, nalaman niya na lang na meron na palang matagal na kinikita yung boyfriend niya. Halos madurog daw yung puso niya ng panahon na yon. Sabayan pa ng mga sinyales ng pagbubuntis. At nung sinubukan niyang gumamit ng pregnancy test, hindi nga nagkamali si Lucia. Buntis nga siya. At ang tatay ay yung ex-boyfriend niya. Sobra daw siyang na-depress. Kaya imbes na gawa ng solusyon, nagpabalik-balik siya doon sa bar. Uminom. At kung sino-sino ang nakasama. Nag-enjoy din siya kasi binabayaran siya ng mga lalaking nakakasalamuha niya. Hanggang dumating ang isang gabi, doon din mismo sa bar, nakita niya yung ex-boyfriend niya kasama yung bago nitong girlfriend, yung pinalit sa kanya. Matinding kalungkutan ang bumalot kay Maika. Gusto niyang sabihin na meron silang anak. Gusto niyang magmakaawa na bumalik sa kanya yung lalaki. Pero wala eh. Pagkalapit niya doon, ang sinabi pa daw nung lalaki sa kanya, hindi daw siya kilala at baliw lang. Nabalot ng matinding kalungkutan yung puso ni Maika. At nandiri siya sa daladala niyang bata. Kaya ang nangyari, pagkalabas niya ng bar, sumaktong naroon din si Lucia. Sa itsura daw noon, parang alam na ang nasa isip niya. Wala nang pag-uusap na naganap. Dumiretso sila sa bahay nito at doon na nangyari ang pagpapalaglag ng bata. Sa sobrang inis niya, lahat ng galit ni Maika, naikwento niya kay Lucia.
gustong gusto niya daw bumawi doon sa ex-boyfriend niya. Etong si Lucia naman, dahil inis din doon sa tao na iyon, meron daw itong itinuro sa kanya. Mga dasal na pwedeng gamitin para pahirapan yung lalaki. Pero ang kapalit nun, kapag meron siyang kilalang babae na kailangan magpalaglag, dalhin daw sa kanya. At dahil desperada na sa pagganti, pumayag siya sa alok ni Lucia. Tuwang-tuwa si Micah kasi nakita niya kung paano nahirapan yung ex-boyfriend niya, pati na rin yung bago nitong girlfriend. Sobrang laki daw ng pagpapasalamat niya kay Lucia. At habang lumilipas pa daw yung panahon, palagi na siyang nagpupunta sa bahay ng matanda. At naging komportable na rin sila sa isa't isa. Umabot din sa punto na naitanong niya kung saan dinadala ni Lucia yung mga batang pinapalaglag. At dahil parang itinuring na siyang anak ni Lucia, sinabi niya yung lihim kay Micah na lahat ng batang pinapalaglag, kinakain niya. Iniinom yung sariwang dugo para mabuhay siya. Ayaw niya na kasing mangbiktima ng tao o mangbiktima ng buhay na bata. Kaya yung mga nagpapalaglag na lang ang kinakain niya para hindi daw makaperwisyo. Magmula daw nung araw na yon, medyo naging malayo na siya kay Lucia. Natatakot siya kasi baka kainin siya nun. Unti-unti niya nang hindi pinuntahan yung matanda, hindi pinansin, hanggang sa tuluyan nang maputol yung relasyon nila. Pero parang tadhana na daw yung gumawa ng paraan ngayon para magbangga uli yung landas nila. Kasi si Micah naman, parang umulit lang yung nangyari. Kaya ang huling sinabi ni Micah, "Ikaw, Micah, girl, makinig ka sa akin. Kaya ganito ako, protective sa'yo. Kasi alam ko, alam kong hindi ka titigilan nung matanda na yon. Pasensya ka na ha. Ngayon ko lang sinabi. Feeling ko kasi hindi ka maniniwala sa akin, girl eh. Miski ako kasi, hindi din ako makapaniwala na totoo pala yung mga aswang. Kaya, trust me ha. Huwag kang makinig sa mga sasabihin sa'yo. Sa akin ka lang makinig. Eto, maglagay ka uli ng langis. Iba na to. Pangontra yan sa aswang. Para hindi niya malaman kung nasaan ka. Saka, para hindi ka niya malapitan. Yung itsura daw nun, langis na kulay itim. Tapos, merong iba't ibang uri ng ugat sa loob. Sige na girl ha, Micah, papasok na ako sa work. Ikaw nang bahala dito ha. Maglagay ka niyan pagtapos mo maligo. Huwag kang magbubukas ng pinto. Pag merong kumatok, wala kang papapasukin maliban sa akin. Huwag ka na ding lalabas para safe ka. Ha? Girl, alis na ako. Hindi alam ni Micah kung ano ang iisipin niya. Nahihirapan siyang balansehin yung sitwasyon kasi meron ding punto si Lucia. Nung banggitin ito, yung tungkol sa itim na tangkay at langis. Hanggang ito na naman, merong ibinigay na bago sa kanya si Micah. Dagdag pa sa pagdududa niya,
yung nararamdaman niya sa loob ng katawan. Pati na rin yung pagbago ng itsura niya. Minabuti muna ni Mikey na magpahinga. Matulog muna kasi sobrang daming tumatakbo sa isipan niya. Baka sa pamamaraan na yon, makapag-isip siya ng maayos. Pero ilang minuto lang ng pagtulog, hindi maalis sa utak niya si Lucia. Lahat ng sinabi nito, nagpapabalik-balik lang sa utak niya. Maging sa panaginip, yun din ang laman. Napatitig na lang siya sa ibinigay na langis ni Maika. Merong nag-uudyok sa kanya na gamitin yon. Kasi natakot din siya sa nalaman niya tungkol kay Lucia. Sobrang gulo ng isip ni Mikey. Sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Si Maika o si Lucia? Nakarinig siya ng mga bulong. Lahat yon, pinipilit siyang gamitin yung langis. Hinawakan na ni Mikey yung bote. Dahan-dahan niyang binuksan yung takip. Hanggang sa tatlong katok sa pintuan yung narinig niya. Pagkasilip niya doon, si Kelsey. Mikey, andyan ka ba sa loob? Buksan mo. May dala akong pagkain para sa'yo. Dali-dali niyang pinagbuksan yon. Bumeso si Kelsey sa kanya at tumama yung suot nitong kwintas. Aray! Kelsey! Ano ba naman yan? Bakit ang init ng kwintas mo? Ang sakit! Napaso ako! Ha? Napaso ka? Seryoso ba yan? Ginawa na naman uli ni Maika? Relax lang tayo mga kaninuno. Bukas, a-upload natin ang susunod na parte ng istorya. Muli, nakakatuwa ang comment section natin ngayon mga kaninuno. Na-appreciate ko kayong lahat sa paglalaan ng oras, sa pagbibigay ng masuri na komento patungkol dito sa ating istorya. Pero ngayon naman, ano kayang reaksyon nyo tungkol dito? Sino kaya ang tunay na kalaban? Si Maika o si Lucia? Saka, bakit napaso si Mikey sa kwintas ni Kelsey? Ano sa palagay nyo mga kaninuno? Kayo nang bahalang humusga. Ito pala yung mga comments na tumatak sa akin nung nabasa ko. Maraming salamat mga kaninuno. Huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan ninyo ang ating istorya. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.